Ito ba, meron yata kayong parang policy or position na no to war, Asia, poor Asians, Governor Mambasor? Tama po yun, no? Kasi nakita naman natin, no? Noong nagawa natin yung Southeast Asian ASEAN. So, wala na tayo pakialam sa, di ba, kung anong klaseng gobyerno meron ka. No, kung komunista ka, kung sosyalista ka, o ano. So, nagkaisa. And we do not interfere with the internal, no? With the internal problems of a country as far as their government is concerned. Ang nasa atin is, no, exchanges in goods, exchanges in ideas maybe, exchanges of people. Kasi, in the long run po, ang pinaka-importante is to how to satisfy our people's needs. And that is what happened to ASEAN. No, but this is not true to Northeast Asia. Kasi nandiyan Japan with the US forces there, nandiyan yung North and South Korea, nandiyan pa rin, divided pa rin sila. E ngayon, ito naman Taiwan and China, nare-recognize naman natin na no, one China policy. Diba? From the very start, the whole world, including the United Nations, recognize it as Taiwan is a province of China. So sa akin, this should not be the cause of trouble and a cause of tension. So, ito po yung aming gustong gawin, no? And that is why I talk of Asia for Asians. Because in Asia now, wala tayong problema sa Southeast Asia. And Northeast Asia is very manageable. Dahil yung Japan naman at saka China, nag-uusap-usap. Kaya lang, kung may nakikialam from other parts of the world, katulad ng Amerika, eh, it is not to our interest. Yun po ang nakikita ko. Now, yung mga sites po dito sa atin, it has been existing, di ba, since 2014. Yes. Because I was part of that. Alam mo yan, Raymond. Oh, when he became president of the Malacanang Press Corps, I was already there. We voted on that, di ba? Eh, ayaw ng China yung multilateral approach. Ang gusto ng China, bilateral, Thailand. So, there was no agreement, really. Kaya hindi sila sumali sa UNCLOS at lahat. No, dahil gusto nila tayo na mag-usap. And I think that is what the president is doing now when he went to China in January at nagkaroon sila ng exchanges ni President Xi Jinping. No, to ang sabi nila is continuous dialogue. So nakikita kayo na sa precursor of a bilateral talks, continuous dialogue on maritime dispute. Oh, and then sabi nila, let us deal on agriculture, aquaculture, fishery. That is Cagayan in the north, di ba? Napakalapit namin. We have underdeveloped agriculture, underdeveloped aquaculture, underdeveloped livestock. Eh, yun ang number one na gusto nila pag-usapan. So, norte yan, kung tutuusin. No, and we could not bring our products dito sa Metro Manila dahil talo kami sa Bulacan, sa lahat. So, ano na iladala lang namin dito? Rice and corn, rice and corn. Kaya mahirap kami hanggang ngayon. No, and this is our chance na makipag... kasi the Chinese now are able to buy whatever they want, especially food. No, I had a meeting with Zhejiang Province yesterday. Alam mo, ang sa Zhejiang Province is 64 million. No, 64 million yun. Sa Zhejiang Province, alam mo, ang disposable income ng bawat isa, disposable is $10,000. That's 500,000 pesos. Can you imagine that? Ang layo, napakayaman na nila. Disposable income yun. It's not the per capita. Kasi ang per capita nila is $20,000 na. So, saan tayo titingin? Saan tayo, di ba? Now is the time of this country to have exchanges with his neighbors. Natin, let us not miss this. Gera-gera na yun. Makikialam tayo kung saan-saan. Let us not miss that. That is why I have always been anti-war. No, and sana makita ito ng bawat Pilipino. This is not a choice between US and China. Ang pinag-uusapan po dito, Should we be part of that war kung magkaroon? Why should we? Tayo. Oh, di ba? Hindi naman China and US ang pinag-uusapan dito eh. Parehas silang kaibigan eh. Why should we create, di ba? Why should we create an enemy by siding with any of them? Yun lang po ang aking pinag-uusap. Now, kasi ang ginagawa, ang propaganda ngayon, ano ka, US ka, China ka. China ka, US ka, hindi po yun. It's the consequences of this global tension about Taiwan. No, ito. Bakit tayo makikialam dyan? Kaibigan naman natin sila parehas. At China is a neighbor. We cannot deny that. They will always be a neighbor for this country. And your best friend is your neighbor. Your worst enemy also is your neighbor.